Hello, what's up mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content dito sa Combid Commentary Video ng Video Livestream. At ating tatalakayin ng tungkol sa breaking news to mga ka-plastic, na kung saan ay si Senator Bongo ay nag-withdraw, diba, nung nakaraan. At ngayon ay nag-file uli ng COC itong si Bongo bilang pangulo sa ilalim ng panibagong partido na Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS mga ka-plastic. At ito po yung official COC na pinail niya. At ito yung mga papeles ni Bongo mga ka-plastic. At the same time, at di lang yun, at si Sara Duterte rin ay meron ding nag-file din ng isang COC. At ito po yung certificate of candidacy niya dahil nag-withdraw siya sa pagka-mayor ng Davao mga ka-plastic. At ito na po official yung COC candidate of Vice President na si Sara Duterte mga ka-plastic. At the same time, checkmate to mga ka-plastic dahil huling-huli na ng kiliti ng taong bayan si Bongo ay tumakbo bilang isang pangulo ng Pilipinas. Katandem niya si Rodrigo Duterte. Tatakbo, take note ha, tatakbo po si Pangulong Duterte bilang vice presidente din. At yun ang official na pagkakandidatura ng Partido Federal mga ka-plastic. At hindi lang yun mga ka-plastic, makikita nyo sa video ito na si Pangulong Duterte ay binura mismo ang signage ng pagka-vice niya mga ka-plastic, at official na naging presidente ito si Bongo mga ka-plastic. At ito ay isang instances lang o just in case na mangyari na si dating Senador Bongbong Marcos ay madisqualify, kasi hindi tinitigil ng mga leftist mga ka-plastic itong si Bongbong Marcos na i-disqualified ng mga kalaban niya sa politika. At hindi wala tayong magagawa kung sakaling mangyari na itong si dating Senador Bongbong Marcos ay kanilang ma-disqualified sa darating na election, at makumpirma nila na si Bongbong Marcos ay ma-disqualified. At ito po yung isa pang option na si Bongo at si Sara Duterte ang maaari ninyong maboto sa darating na election. At ito po, 5 hours ago, meron din silang nagkaroon ng merging dito eh, in-endorso ni Bongbong Marcos pang Partido Federal ng Pilipinas, inadaptong si Sara Duterte mga ka-plastic na kakandidato bilang Vice President, endorsing her as Ferdinand R. Marcos Jr. running mate ng sa election 2022. Ayan, officially na magiging katandem ni Bongbong Marcos itong si Sara Duterte. Alam niyo mga ka-plastic, which either sa dalawang partido na magkakaiba ng halimbawa, tumakbo to si Sara Duterte and Bongbong Marcos, at sa kabilang panginig naman ay si Bongo as President, and then si Pangulong Duterte ay nagtumakbo rin as Vice President. Just in case na ma-disqualify dito si si Bongbong Marcos mga ka-plastic, ay pwedeng mangyari ay si Bongo ang tutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte, Rodrigo Roa Duterte mga ka-plastic. At yun na nga na wala talagang kawala mga ka-plastic, official na meron talagang gagawa ng pang-iparaan ng Partido Federal mga ka-plastic. At ito na nga, meron na ngang line-up para sa senador
And then may lineup na rin para sa president and vice president, mga kaplastik. At kahit anong gawin ng mga dilawan at tiglawan, mga kaplastik, talagang ma-disqualified man nito si Bongbong Marcos, ay may mga option pang magagawa ang PDP laban, mga kaplastik. At si Duterte ay alam na niya ang mangyayari kung sakaling ma-disqualified to si Bongbong Marcos. Kasi alam nilang may history tong pamilya ng Marcos, kaya ito ang ginagawa ng mga pink lawan, mga kaplastik. Hindi sila titigil eh. At ayan na nga eh, may mga memes na lumalabas na ipapadisqualified daw si Sara Duterte. Pero ito ay isang memes lang, mga kaplastika. Hindi pa to ano, mga biruan lang to eh. Pero kasi may mga chances din na umapila tong mga pink lawan na to. At sabihin nila na makiri o pangdaraya o paglalaro ng mga pagkakandidatura. Kasi itong mga panig ng leftist na to, walang gagawin yan kundi sirain ang kalaban nila sa politika eh. Ngayon, ganun talaga, mga kaplastik, na kahit anong gawin ninyo, mga leftist kayo, ay meron pang option na itong dalawang ito, na si Pangulong Duterte at si Bongo, ay magtatandem sa darating na eleksyon, mga kaplastik. At meron pa kayong option B, baga mahati talaga yung boto at si Bongbong Marcos at si Sara Duterte, just in case na disqualified si Bongbong Marcos, ay may mga instances talaga na lalabas na ganito. At tawag dito ay hindi pababayaan ng akalya doon ng Partido Federal o ng PDP laban na mapunta sa mga pink lawan ng mga ang boto, dahil obvious na obvious alam nila ang gagawin nila. Matawa man ang mga kontra kay Pangulong Duterte, ay alam na nila ang gagawin nila in the end of the day, dahil yung mga yan planado na nila yan bago pa sila nagkandidatura o nagfile ng COC. Baga ginamit lang to si Senator Bato de la Rosa na tumakbo ng Pangulo, pero walang plano itong ituloy, dahil yun ay gagawin nilang reserva para kay Bongo, mga kaplastik. At si Bongo naman ay nag-withdraw bilang vice president. Ngayon, nag-switch siya bilang president. At ngayon, yung sa pwesto ni Bongo na pagtatakbo sana siya na vice president, ngayon, magiging vice president na si Sara Duterte. Walang kawala, mga kaplastik. Dahil kung ma-disqualified man na ito si Bongbong Marcos, ay meron na kayong option na pwede niyong iboto itong si Bongo, mga kaplastik, or kaya si Bongbong Marcos. Dalawang bongbong eh, no? Bonggam-bonggam-bonggong yan, mga kaplastik. Talagang bonggam-bongga. Talagang walang kawala. Siguradong ang pink lawan ay mawawala sa lineup ng sa top 2 ng boto. Kaya ito, pinapakita lang na mas mautak talaga ang PRRD, yung mga kaalyansa niya na nagsumite ngayong araw na ito. Kaya wala talaga. Mga lugaw talaga yung kalaban nila eh. Baga maning-manina sa kanila yan. Kaya hanggang dito na lang, mga kaplastik, ang aking opinion, dahil yun lang naman, breaking news to eh. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastik ay matagal mabulok, dahil ang mga plastik ay toxic. Kaya, what's up, mga kaplastik? And this is Kambit, commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.